you know, I think generally it's considered a good news, ano, itong pagkakapawalang sala ng Mundinlupa City RTC Branch 204 dito po kay Ms. Laila De Lima, former Senator Laila De Lima, at pati kay Ronnie Dayan. What are your initial thoughts about it, sir? Well, ako po yung natutuwa and I'm happy that lumabas na rin ang katotohanan at napawalang visa yung sinampang kaso. Ngunit nakakalungkot po, 6 taong nakakulong si Senator Laila De Lima at sa mga drug charges na mukhang inimbento at wala namang katotohanan. Kaya mixed feeling po ako. Ako'y natutuwa na at last makalaya na si Senator Laila pagdating ng siguro yung pangatlong kaso, mawawalan din, mabibigyan siya ng bail. At ngunit ako'y nalulungkot. Ika nga eh, justice delayed is justice denied ang prinsipyo ng ating pinaniwalaan. Yes po, and sabi nga, paano nga kung sa bandang dulo eh mapatunayan na wala talagang pagkakasala? Ang ating state po ba kagaya ng Amerika? And I mean, hindi naman napakalaking bagay nito, no? Pero nagbabayad po ba sa mga naakusahan na later on pala wala naman palang kasalanan? Mayroon tayong tinatawag na Victims Compensation Fund, pero maliit po yan at hindi po madaling magkaroon ng compensation diyan. Ngunit may palalagutan po yung mga opisyalis ng nakaraang administrasyon na siyang nag-umpisa nito at siyang namilit na sampahan ng kaso at hindi ba ang isang testigo eh sinabi na pinitan ng siyang tumistigo laban kay Laila. Yan po ay mga bagay na pwedeng maging dahilan doon sa liability noong mga opisyalis na nakaraang administrasyon. In other words, mayroon pananagutan ang mga opisyalis na nakaraang administrasyon. Legal po itong pananagutan nila, Senator? Ano pa, ano? Magiging legal po yung pananagutan? I mean, pwede silang masampahan ng legal case? Pwede po silang masampahan ng kaso. At yun po ay may mga kasong may mga desisyon ng Supreme Court na ang sinasabi, hindi naman po pwedeng gamitin mo ang kapangyarihan to cause injury to another person. At yan po sa aking tingin ay applicable dito. Bakit po ba umabot ng ganito katagal, Senator, yung pag-detain kay Senator Laila De Lima considering na wala naman agad kasong na-file sa kanya? Hindi po ba dapat within 24 hours na wala silang makita on you, pwede ka agad i-release? That is desirable, ngunit hindi po ako handa na nasabihin lahat. Kung hindi ko po alam ang detalya kung bakit ganitong tumagal. Ngunit sa akin po, tumagal. Ala naman pong kasalanan si Senator Laila. At kaya po sa akin, may panalagutan yung mga dating opisyalis ng dating administrasyon na who caused this finding of a totally unwarranted and false case. Parang ano po, naalala ko na, you know, yung culture of impunity, ano po, na paano nga ba kahit na merong konting pabuya kapag siya ay napawalang sala na in the final case, ano po, paano mo nga ibabalik yung 2,268 days na nawala sa kanya and still counting, ano po, or kaya nga po, kaya nga sinasabi ko, may mga kaso po sa Korte Suprema kung saan sinasabi such abuse of discretion, yung paggamit ng maling paggamit ng kapangyarihan ng isang tinatawa ng pamahalaan ay isang dahilan na pwede sampahan ng kaso yung mga opisyal na yan. You were one of those senators po, Senator Frank, na who
were very vocal, no, against yung nangyari kay Senator Laila De Lima. Sadly, parang wala naman pong nangyari as far as the Senate membership was concerned during that time. Not forceful enough, eka nga, to stand by their own colleague. And it was a matter of numbers. Sabi nga nila, majority eh. So majority rules, and that's the way it is. Yeah. Ngunit liwanagin lang po natin, yung kaso na ito sa husgado at ang nagpro-prosecute ay Executive Department. Eh, kami po sa Senado, nagpapahayag ng aming tutol at konklusyon na walang kaso na dapat isampa. Ngunit yan po ay opinion lamang ng mga senador at talagang magpupursige at nagpursige yun pong dating administrasyon at ang justice system natin, ang husgado ang siyang magsasabi kung may kasalanan po o wala. Ang Senado po ay hindi po ang hindi wala po kapangyarihan to dismiss the case. I totally agree, Senator Frank. Ano po, pero siguro ang punto lang na sinasabi ng iba ay hindi masyado talagang naging boisterous o nag-file ng sense of the Senate na they're against what's happening to Secretary former Senator Laila De Lima during that time. Eh, kami po sa opposition talagang ako mismo at aking makasamahan sila, Senator Kiko Pangilinan at iba pa, ay talagang sinikap po namin na maibunyag ang aming damdamin na mali po itong ginagawa kay Senator Laila. Ngunit yun pong final decision ay nasa Department of Justice at saka sa Judiciary. Opo, opo. Speaking of Department of Justice, Senator Frank, nagsalita po ang ilang mga opisyal na dahil nga po dito sa naging resolution no isang kaso, the justice system is working. But Human Rights Watch says otherwise. Hindi po ito gumagana dahil hindi niya kinailangang maditinan ng ganun katagal. Your thoughts on this po? I'm sorry, can you say that again? Medyo malabo. Opo, kung para sa inyo po ba gumagana ang justice system natin? Dahil may mga official po na nagsabi, yes, it is working dahil napawalang bisa yung isang kaso niya. Pero isang human rights organization, yung Human Rights Watch po, sinasabi hindi gumagana ang justice system sa Pilipinas dahil hindi siya dapat nakulong ng ganun katagal. Gumagana nga siguro, pero maraming kakulangan. At ito po ay matagal ng problema, hindi bago po itong problema ito. Noon pa, yung sinasabi dalawang klase ng hustisya, doon sa may kapangyarihan at doon sa wala, sa mahirap at saka sa may kaya. Yan po ay hindi maiwasan na ang konklusyon, ang paniniwala ng taong bayan ay talagang may pagkukulang ang ating system of justice sa ating bansa. And that's a very sad commentary ano po in sa ating, because we look at the three branches of the government as diba, for the people, by the people. Parang ang nangyayari po ngayon kung ikaw malakas medyo mapapabilis ang kaso mo. Kung ikaw medyo on the opposition side, medyo baka 6 years and 3 months, ganun. Kaya, yan naman sinasabi ko nga, umpisa pa lang ng umpisa nitong interview nito, na may mga kaso kung saan sinasabi ng Korte Suprema, may pananagutan po yung isang opisyal ng pamahalaan na gumamit ng kapangyarihan upang magkaroon ng injustice o harm doon sa ordinaryong mamamayan. Opo. We appreciate that. Pero meron na po bang mga president, yung mga gano'n, na the previous administration, whoever that was, no, was held to account for false accusations?
Wala po ako maalala. Ngunit mayroong prinsipyong ganun. Wala akong maalala na talagang sinagsampa ng kaso na ituloy. Kaya I do not recall any incident. But there is such a principle in law. Yeah. Paano po, Senator Frank, yung mga nag-akusa kay Senator Laila na nasa kulungan na, like katulad ni Kerwin Espinosa na nag-recant din eventually ng kanyang statement, but he already is in jail. Will there be any pananagutan sa kanilang parte? What yun? Pananagutan sa kanilang sinabi? Opo, meron bang... Yes, sa kanilang testimony na binawi din nila. Kasi di po ba ito'y akusasyon na hindi naman, dahil hindi nila kayang panindigan, wala ba silang magiging sanction on this? Already considering na nandun na sila, nakapiit na po sila ngayon. Sa akin, ang mas may pananagutan dyan, yung mga opisyal na siyang nag-umpisa na itong kasong ito at pinursigi na wala namang ebidensya. Ayan po ang may mas malaking pananagutan, yung sabi-ibang sinasabi po ninyo, yung Espinosa, sinasabi niya nakakulong ko eh, talagang tinakot nila ako. Kaya yung may pananagutan dyan, yun pong kung sino mang opisyal na pinilit na siya po ay magtestigo sa walang katotohanan. Ganon din po yung sinabi ni Rafael Ragos eh. Siya din po ay pinilit, di po ba, nitong official na ito. And this certain official already spoke to the media na hindi daw po siya guilty of what is being accused against him. Paano po yan? Kaso na po ba dapat? Sasampahan na lang po siya para magharap-harap? Eh, alam nga naman sabihin niyang, sige, ako may kakagawa niyan. Kaya, hindi naman po pwede. That's not realistic. Yeah. So yan po ay dadalhin sa husgado at ang pwes ang magsasabi kung may pananagutan sila. Oh, on another topic, if I may, Senator Frank, ano, your enviable track record includes having been DOJ secretary, di po ba? Ito bang mga nangyayari po ngayon na halos lahat ng mga malalaking balita meron pong say ang Department of Justice, for instance kay Bantag, kay sa kaso ni Degamo, pati doon sa lumubog na barko, ang dami pong mga nangyayari, and the DOJ secretary has you know, some statements every so often about all these things. Yan po ba talagang sakop talaga ng DOJ yun? Hindi ba iwasan dahil lang sa ito'y involving the interpretation of law at saka hindi po maiwasan dahil ito'y mga kasong isasampa kaya yung DOJ ay nasa front nasa talagang may involve, hindi po maiwasan yan. So ibig sabihin kahit na walang opinion na tinatanong they can always volunteer yung kagaya ng halimbawa tatanggalan daw ng passport, i-declare na terrorist, at kung ano-ano pa, but they wala rin silang idea kung nasaan talaga yung hinahanap nila. You know, baka naman masyadong micromanaging na yun. Alam niyo po, yan po ay kailangan din ng taong bayan. Gusto ba lamang kung ano na nangyayari? Kaya tatanungin ang Department of Justice, subasagot, at mayroon man na those will disagree, will say, bakit niyo po sinasabi yan? Pero on the other hand, the public's entitled to know kung ano ang nangyayari. Apo. Kaya hindi mo po maiwasan na magbigay ng opinion tungkol dyan. But there has been no case filed thus far. Well, nasa Department of Justice yata on preliminary investigation ng kaso ni Tevez kung yan po ang tinutukoy ninyo. Apo. Okay. So in more ways than one, parang the end all and be all for the meantime is the Department of Justice, and we understand what your position is on the matter.
Ako po, Senator, go ahead po. Hello, yes. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Ako, kasi sinasabi ko nga, hindi po maiwasan na ma-involve ang Department of Justice dahilan po sila ang may hawak ng ating prosecutors. At kaya po hindi po maiwasan na magtanong ang media kung ano bang ang status ng mga kaso. Natural po yan sa ating sistema ng pamamahala. Tungkol din ng Department of Justice, ay paliwanag din kung anong ginagawa nila tungkol sa mga kaso na isasampa sa kanila. Yan po ang sistema natin. Hindi po maiwasan nasagutin. At siyempre ipapahayag nila ang kanilang tinatayuan na prinsipyo. Kaya yan po ay hindi natin maiwasan na ganun ang mga sagot ng Department of Justice. Mm-hmm. Kung magsasampo po ng kaso against previous official, sa ombudsman po ba ito gagawin, Senator Frank? Depende po yan sa kung ang kaso ay dahilan sa mga official function ng kinatawan ng pamahalaan, opo, sa ombudsman po yan. Kung work-related po ang kaso. Ito pong sa kaso nung tinutukoy nating opisyal na nagpilit doon sa mga witness to say something against, to issue statements against Senator Laila De Lima, is that as under the scope of their job? It's under this ang may kapangyarihan po niyan, may jurisdiction na yung ombudsman.